Hi guys, welcome back to my channel. Ito po tayo ngayon, share ko po yung DIY modified ko po sa Pati Mugs. Tutunin ko po yung hub nitong stock po natin. Kasi sa dati po kong ginawa, nakalagay po dito, solid steel plate po ito. Check mo po guys. Ang gagawin na pala po natin para mga gustong ipapati tires, hindi na lang po sila mahirapan. Share ko po yung ano yung ginawa ko. Ang pakita mo dito doon sa kabila. Guys, gagawin ko po, itatak ko po dito sa mga spokes niya, then yung pinaka hub po niya ang kukunin ko. Sa yun po kasi wala po mga machine shop, kaya ang gagawin ko po yung sarili ko pong gamit ang gagamitin ko. And guys, ito yung mga gamitin kong tools. Sabi doon, gamitin ko po, una po gagamitin ko po yung pinakamalit na barina po, metal drill, metal drill po siya guys. Yan po siya ng metal drill, maliit. Then papasundan ko po siya ng ito niya tattoo guys na ano, na metal drill. Then yung pang trapo na ano, na guide. Pakita mo to, ito po yung pang trapo guys, para siya po gagawa ng trade po, trade kaga po nito. Ito guys, kagaya po dito guys, gagawa po siya ng trade para malagyan po siya ng bolts sa loob. Kasing mga same size po nito guys. Same size po nito na ano, same size po ng inan niya. Check na lang po natin mamaya guys, tignan nyo na lang po yung video. Yan po guys, kunin po natin yung sukat ng mga holes po, ang butas po ng Pati Mugs. Then ganun din po isusukatin po natin kabila. Thank you.
3 inches. Silipin ko natin kung 1 mm yung kapal na natira dun, yung size po ng stock mugs po natin, guys. Ito, nakita mo. Ayan, tingin po natin dito. Sukatin po natin. Centimeter. Yan na lang po, guys. Centimeter. Centimeter po niya. So 1 centimeter po, guys. Ito po kasi 1 centimeter. Yan po, guys. 1 centimeter. 1 centimeter. Pangat din po, guys, 1 centimeter. Pusin naman. Kasi guys, pag bibiglan nyo, dire-diretso yung ano, yung butas na yan, yung guide po, yung mga ginawa natin, yung mga kuko, ang lalabasan po nyan, palihis po siya ng palihis, mahirapan po kayo, guys. Pag nagbubisa po kayo sa ano, sa maliit na ano, na bala ng drill, palaki ng palaki, diretso po yung, hindi po siya tatak.
Yan guys, nalagyan na po natin ng pangtraha, natapos na pong barinahan kanina ng 316. Then itong size po nito na 10 mm. So dito 10 XL 25 guys, pang traha. Look guys, meron po siyang mga grid parang gear. So guys, sulit na po natin. Gamitan po natin ng manual. Labi po guys, idahan-dahan ko po na ipikutin to guys.
parte bago ko pumunta sa mababa para ma-block ko yun, guys. Bye pa yung dadamot dito. Tapos, didikit natin dun sa may hub niya. Sa may isasalpak natin, paikutin. Gamitan siya ng liha. Para kumintag po ang lang tignan, guys. May liha pa dyan. Ah? May liha pa. Itu dong.
po guys, pinalitan ko pa na puno ng lid niya, yung bala niya. Pang finishing po siya guys. Sabak po sa motor ko guys, malinis po siya, matitap. Tsaga-tsaga lang po guys ang pag-modified para maganda po yung kalalabasan niya guys. Guys, then sasalpak po natin siya dun sa may kabitan po ng gulong guys, sa gearing niya guys, then dun po natin siya finish. Sasalpok po natin siya sa gear hub po niya guys.
kalabasan ng hub ng stock hub ng ano, stock mag hubs ng contact link 125. Yan po guys, napino na po siya. Then ito po yung outer po niya, outer. Then guys, i-finish po natin siya para mas lalo po siyang kumintag guys. Sama niyo po ako, manood po kayo, panoorin niyo.